Naghain po ng panukala ang isang kongresista na mag-aatas sa mga opisyal ng gobyerno na mamasahe tuwing Lunes. Ang layunin daw ay para mas maintindihan ng mga naturang mga opisyal yung mga problemang dapat solusyonan sa kapakanan ng mga commuter. Ano naman kaya masasabi diyan ng mga taga-gobyerno? Tinutukan niya ni Mark Gonzales. Balyahan, takbuhan, pati acrobatics. Ganyan ang araw-araw na hirap ng mga commuter sa Metro Manila lalo na kapag rush hour. Kaya ang hamon ng mga commuter sa mga opisyal ng gobyerno, subukan nyo rin mag-commute. Si Presidential Spokesperson Salvador Panelo, nauna ng kumasa nitong Biyernes. Pero para sa isang kongresista, hindi lang isang araw kundi regular dapat nagko-commute ang matataas na opisyal ng gobyerno. Para raw makabawas sa traffic, ipinapanukala ni Iligan City Representative Frederick Shaw na tuwing Lunes, bawal gamitin ang government vehicles para sunduin at ihatid ang matataas na opisyal na gobyerno. Dapat sumakay sila sa mga pampublikong transportasyon, kagaya na lang ng jeep, bus, tren at TNVS. At least naman makita naman ng public servants kung ano gaano kahirap at makita nila first hand kung what are the solutions na pwede natin gagawin to improve the mass transport system dito sa Pilipinas. Sakop ng Public Servants Commuting via Public Transport Act ang mga senador, congressman, mayor, vice mayor, cabinet secretaries, undersecretaries at assistant secretaries. Pero kung ang mga opisyal ng gobyerno ang tatanungin kung willing ba sila? That's a good suggestion, but I think it's an impractical one because we don't have to. We know what the traffic is. I don't want to be the laughing stock, patulad si Panelo. Alam ko naman may traffic . Kaya nga ang dami ko na sinasabi. One of these days, maybe tomorrow, I will list some proposals barring major infrastructural changes that we can undertake. Titingnan mo rin po ang security ng ating mga congressman at ng senator. Papayag ba yun na baka magkukos pa ng traffic dahil mas marami pa yung security nila? Kahit magmotor ako araw-araw, walang problema. Pero yung iangkas ko si Congressman Shaw at saka si Congressman Panelo, si Secretary Panelo sa likod. Sanay naman kaming mag-travel ng simple lang. But if your problem is the traffic in Manila, then we better go into a more serious study of it. This is not the solution to it. May challenge man o wala, may batas man o wala, ang ating kalihim naman mulat sa pulpano. Yan po ay nagbigay na ng kautusan sa mga kawani ng ating kagawaran na gawing regular ang pag-commute, no? Para maranasan din namin, maramdaman namin. Okay lang naman yan kung talagang kailangan yan. Pero para kay Presidential Spokesman Salvador Panelo. Kung ang purpose lang nun ay para maranasan ng mga opisyales, gaya na sinabi ko, hindi kailangan yon. Pero kung ang purpose mo every now and then, mag-share ka sa sympathy, wala problema rin kami doon. Gaya na sinabi ko, kami mga sa members ng cabinet, pinaglakihan na namin yung sasakyan ng bus, ng jeepney at tricycle. Ganyan din ang pananaw ni Justice Secretary Bernardo Guevara. Alam daw niya kung gaano kahirap ang mamasahe, pero makakadagdag lang daw ang commute challenge sa problema at walang maitutulong. Nanindigan naman ang Department of Transportation na walang krisis sa transportasyon. Meron tayong problema sa transportasyon. Ina-acknowledge po natin ang hirap sa trapiko. Ina-acknowledge natin ang kakulungan sa mga transportation facilities, no? Kaya nga po, isa sa mga malaking programa ng ating kagawaran kasama ang mga ibang agency ay itong Build, Build, Build. Mav Gonzales, Nakatutok, 24 Oras.